Laya ng anak ni Justice Secretary Boying Remulla na si Juanito Jose Remulla III matapos mapawalang sala ng korte sa kasong illegal drug possession. Sabi ng korte, batay sa mga testimonya, malinaw umanong walang intent to possess at hindi alam ni Remulla na illegal na droga pala ang laman ng tinanggap niyang padala. Nakatutok si Maki Pulido. Bandang alauna, imedya ng hapon, lumabas ng Las Piñas City Jail si Juanito Jose Remulla III, panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Boying Remulla, matapos ang higit dalawang buwang pagkakadetine. Ito'y matapos siyang ma-acquit o napawalang sala sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang nakababatang Remulla. November 4, nang basahan ng sakdal si Remulla sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Naaresto siya sa isang controlled delivery operation na ikinasa ng PIDEA noong October 11. Halos 900 grams ng kush o isang klase ng marihuana ang nakuha kay Remulla. Kaninang umaga, matapos ang mahigit isang buwan lang na paglilitis, acquitted o pinawalang sala si Remulla ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 base sa reasonable doubt. Hindi po mabilis. Meron ho tayong guidelines from the Supreme Court, that was 2017, that all criminal cases, especially yung mga non-bailable offense, must be tried within a period of 75 days. Hindi pinayagan ang media sa loob ng korte. Dahil rin daw sa COVID protocols ng City Jail, online lang ang attendance ni Remulla sa hearing. Sa 34 pages na desisyon ni Judge Ricardo Moldes, sinabi niyang bigo ang prosekusyon na patunayang malayang tinanggap ni Remulla ang package at alam nitong illegal ang nilalaman nito batay pa lang sa testimonya ng PIDEA agent. Batay daw sa testimonya ng PIDEA agent na nagpanggap na courier, sinabi ni Remulla na wala siyang inaasahang padala. Itinanggi rin daw ni Remulla na kilala niya ang shipper na nagngangalang Benjamin Hoffman. Tinanggap lang daw ni Remulla ang package dahil ito ay nakapangalan sa kanya. Sabi ng korte, batay sa mga testimonyang ito, malinaw na walang intent to possess at hindi alam ni Remulla kung ano ang nilalaman nito. Wala rin daw iprinisintang ibang ebidensya ang prosekusyon para patunayan ito. Hinahawakan sa kanya yung box. Nung hinawakan sa kanya yung box, hindi pa niya alam kung ano yung lagay sa loob ng box, hinuli na siya. Inaresto na siya. Ipinunto rin ng korte ang kawalan ng chain of custody. Wala raw record na nagpapakita kung paano pinangalagaan ang ebidensya mula nang ito'y madiskubre ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force noong September 28 hanggang ma-turn over sa Customs Examiner noong October 4. Wala rin daw ebidensya o testimonya kung paano pinangalagaan ang ebidensya mula October 4 hanggang ma-turn over ito sa PIDEA noong October 10. Dahil dyan, sabi ng korte, hindi mawala ang posibilidad na nagkaroon ng evidence tampering. Hindi man lang daw iprinisinta ng prosekusyon ang evidence custodian ng PIDEA para tumestigo kung paano nabantayan ng ebidensya matapos itong dumaan sa eksaminasyon ng forensic chemist. Tumangging magbigay ng pahayag ang lead prosecutor na si Attorney Sylvia Inciso Butial. Sa isang pahayag, sinabi ng PIDEA na pag-aaralan daw nila ang mga dahilan ng desisyon ng korte at magsasagawa daw sila ng due diligence sa mga susunod pa nilang mga operasyon. Narinig na raw ng korte ang magkabilang panig at ito ang nasa posisyon para magdesisyon sa kaso. Nang hingi ng kanyang reaksyon, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla, "The court has already rendered the decision. I did not interfere in any way with the process. I trusted the process. And I wish my son further redemption in the future." Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.